when we talk about cloning, pumapasok agad sa isip natin ang made in China. Kahit pumunta ka sa bangkita, supermarket, or mall, lagi kang may makikita na binibinta na made in China. At tinatangklik natin ito. Aminin mo man sa hindi, gumagamit ka din ngayon ng made in China. Cellphone mo, made in China. Laptop, TV, made in China. Kasi nga, mura. At pagdating sa quality ay hindi na rin magkakalayo sa mga Japanese brand. Kahit Japanese brand, American brand, or European brand. Alam nyo ba na sa China din kumukuha o China ang gumagawa ng mga spare parts ng kanilang mga produkto? Katulad ng motorsiklo. And speaking of motorcycle, may motor ngayon na pinag-uusapan na Xerox copy ng isang Japanese brand na parating sa mga feature nito ay nagitan pa ang isang Japanese brand motorcycle. So, hindi natin ito patagalin mga kaisla. Let's talk about it. At bago ang lahat, ito ang motor sa isla. To support my channel, pinutin lamang ang subscribe button at bell button upang maging updated ka sa mga bagong video ko. At paki-like at follow na rin ang aking FB feeds, Motor sa Isla FB. Ang motor na sinasabi ko ay walang iba kundi ang Dayang Adv 150 na mainit-init na pinag-uusapan ngayon. Bakit? Dahil sa mukha nito nakagaya ng Adv 150 ng Honda. Sa harap, likod, pati pangalan nito ay kopyang-kopya talaga kay Honda Adv 150. At mas maganda pa ito kay Honda Adv dahil sa mga feature nito na only in this motorcycle lang makikita. Simulan natin sa engine specification nito. It's powered by 150cc liquid-cooled EFI engine. Pagdating sa makina ay may doubt ako ng kaunti sa spare parts ability nito kapag nasisira. Bibili ka kasi ng motor, isa sa mga titingnan mo yung parts availability. At dito ako napabilib sa kanyang mga feature. Dual ABS, full LED lighting system, adjustable windshield. Ang panel display naman ng motor na ito ay 7 inches full color TFT screen at support GPS via Bluetooth connectivity. Oh, hanep, di ba? At wala ito sa Adv 150 ng Honda. At hindi pa dyan natatapos ang mga feature nito mga kaisla. Roon din itong tire pressure monitoring at USB charger socket. So ano? Bibili ka na ba nito? But there's more. Ang pinaka nagustuhan ko sa motor na ito ay mayroon itong front and rear camera na pwede mong ma-record ang bawat biyahe mo. So, sakto sa mga motovlogger kagaya ko. Hanip talaga sa feature ang motor na ito. Let's talk about seat height naman. It's a 775mm seat height na pwedeng-pwede sa mga height ating mga Pilipino. May patungan nga lang. Kapag ang height mo naman ay nasa 5'6 ay kayang-kaya mo ang motor na ito. Kapag 5'0 naman ay ibang usapan na yan. Puntahan naman natin ang fuel tank capacity ng motor na ito. Mayroon itong 9.3 liters fuel tank capacity. Sakto talaga pang low ride ang motor na ito.
Ang Dayang Adv 150 ay inilabas na sa bansang Malaysia ng kumpanyang Aveta. At dito sa Pilipinas ay ilalabas ito ngayong September ng kumpanyang FEKON FKM. Sa price naman nito ay wala pang inilabas ang FEKON FKM kung magkano ang price nito. At siguro naman mas mura pa ito kay Honda Adv 150. And that's it for today's vlog, mga kaisla. See you in my next video. Don't forget to subscribe my channel. Bye-bye!